Dallas Mavericks, my idol, binabantayan ang superstar ng Los Angeles Lakers na si Anthony Davis. May balak yata silang kuwanin, mga idol, itong si AD from the Lakers. At ngayon nga, ay meron na agad trade package na possible na i-offer nga nila sa team ng Lakers. Nusan, ibibigay nila si Spencer Dinwiddie, Tim Hardaway Jr. at ang kanilang tatlong first round pick, 2024, 2026 at ang 2028, kapalit nga ni Anthony Davis. Isa pa nga trade package ay involved itong ang New York Knicks, kung saan matatanggap ng Lakers si Julius Randle, Alec Burks, 2024 first round pick ng Dallas at ang kanilang 2028 New York Knicks matatanggap si Tim Hardaway, Spencer Dinwiddie at 2026 first round pick, Dallas matatanggap si Anthony Davis. At kung titingnan nga natin, mga idol, ang offer na ito ay parang hindi mapapa-oo ang team ng Los Angeles Lakers dito. Hindi nga sapat ang asset na itong team ng Dallas para nga kawanan nila si AD sa Lakers. Kahit pa yan napakadaming picks, siguradong hindi rin interesado ang team ng Lakers sa pagtitrade niya sa kanilang superstar na si AD. Pero anyways, mga idol, ano bang masasabi nyo sa balitang ito? Dallas Mavericks binabantayan si Anthony Davis. At sa ating next balita naman, mga idol, James Harden in-announce nga sa kanyang post-game interview matapos silang ma-eliminate na babalik nga daw siya dito sa team ng Philadelphia 76ers. Ang sabi niya nga, mga idol, I'll be here. Mag-go opt-in nga yada itong si Harden sa kanyang 47 million na player option. At sa ating next balita na may pag-uusapan natin ang sinabi neto ni Patrick Beverley tungkol sa Golden State Warriors. Tiwala pa nga rin siya, mga idol, na kahit grabing pagkatalo ang natanggap ng Warriors ay mananalo pa rin sila ng championship. Sabi nga ni Patrick Beverley, that team winning the championship, that's the Golden State Warriors we're talking about. Malaki pa rin ang tiwala ni Beverley, mga idol, sa team ng Golden State. Siguro base na rin sa kanyang experience sa pagkikipagkompetensya nga sa nila all throughout the years. Pero ngayon, mga idol, ano bang prediction nyo bukas? Ang Golden State ba ay tatapusin ang season ng Memphis or makaka-force pa sila ng Game 7? Komento nyo lamang, mga idol, ang inyong mga opinion. At sa ating panghuling balita naman, LeBron James pinangunahan ang lahat ng atleta sa buong mundo sa pagiging highest paid athlete ngayong taon. LeBron, mga idol, kumita ng staggering $126.9 million. Sinusundan nga siya, mga idol, ang mga football superstars, boxing stars, pati na rin ang kanyang fellow basketball players. At kung wala kayong idea, mga idol, kung gaano kalaki yung kinita ni LeBron James sa isang taon lamang, kung sa pera nga natin yan, mga idol, sa isang taon ay kumita ka nga ng 6.6 billion pesos. Ganun kalaki, mga idol, ang kinita ni LeBron James. Ano bang masasabi niya, mga idol, dito sa balitang ito? Comment lang sa ating comment section. At yan na nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!